Nagawa ko na, Abs. Oh my gosh, thank you, Abs. Ipapakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo na front row number one. Basta ikaw naging member at naging porsigido at naniwala ka sa pangarap mo, magbabago ang buhay mo. Pareho manalo ng kotse. Pareho manalo! Something you don't, that's me coming for you. Coming. You want war, we got war, we just wanna warn you. I know something you don't, that's me coming for you. You want war, we got war, we just wanna warn you. War for war, bodies are hit the ground. You ready for us, cause it's about to go down.
push them to the right, load the choppers up, hit them on sight, never turning back, I'd have been in hell and back, me running out of guns, no, never heard of that, I ain't never ran from a gunfight, this is you and me, mano y mano, you damn right, don't act like you don't know, know what I came for, too late to turn back, this is the payback, yeah, you take one, I take one, can't hide, you can't hide. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Respiratory begging for relief. I don't let them breathe. Going hard, I'm my own boss. Many ain't believe a feeling out of item. Appearing up out of thin air. Conquer everything that's in front of me. Now they under me. Rushing me to response. They straight away how a tunnel be. Took a leap of faith. Bungee cord about to give out. Nowadays, whatever you say, you gotta live on altitude. Having parachute failure, we got a problem. Throw a set of wings or die when you hit the bottom. Never pray to God, but never too late to try it. Shots fired. Allen Iverson in the league. They say I ball hard. And I'm not a part of the team. Breadwinner with these winners built the regime. Taliban weapon in hand, kill everything. Amphetamines alter the state of a better means. I'm beautiful but known for the dope like Medellin. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah, you take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Dressing all black like a funeral. Murder, homicide, when we ride, get residuals. Litting off fire for residuals. 365 when I grind for residuals. 45 Magnum in the van with him. Got a ton of talent in the land. I scream fuck the whole world and put a bomb in your finger on the trigger, trying to put my whole arm in. I just want revenge, I just want revenge. Beginning popping in, they took away my happiness, they trying to take my head away. You won't get back, you won't get away, my back is calling my heart. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Don't act like you don't know. I came for. This is the payback. Yeah. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Take one, I take one. You can't hide, you can't run. Feeling that I can't.
can't explain. How you make it in your team, still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you'll never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and ayun guys, hi! Grabe. Hello, hello. Body, hello, hello, hello. Nanghihingi lang po muna kami ng pasensya para sa lahat ng mga tao na maagang nag-abang para sa General Assembly natin. Nagkaroon kami ng ano eh, nagkaroon ng ano, ng what do you call that, ng upgrade yung Zoom. Kaya nangyari, nagkaroon kami ng problem paano kayo makakapag-live. Pero nevertheless, magandang gabi po sa inyong lahat. Umaga, kung nasa abroad ka, yes. Kung ano mang oras, basta abot ka ng internet, di ba? So, natutuwa kami kasi andito ka ngayon at makikinig ka. Sana may ma-share kami sa inyo. Actually, sana meron kayong masabi sa inyong maganda. Kasi we are very excited na i-discuss sa inyo yung pag-uusapan natin this General Assembly. So, my name is Karen and I'm one of the speakers for tonight. And gusto ko ipakilala sa inyo yung isa sa mga members ko and isa sa mga kasama ko din na nagbibuild ng grupo and all the way from Visayas, di ba? Kamangutong Visaya, okay? Magandang gabi, maayong gabi sa tanan sa mga sa lahat ng mga Tagalog. Magandang gabi sa lahat ng mga Bisaya, maayong gabi sa inyo ang tanan. So sa mga English naman, good evening. Sa iba, yung ano, yung bro, kaya mo, bro. Italian lang yung alam ko, buongiorno, good morning lang yun, Naps. Eh. So parang nakalimutan ko na yung good evening. Eh. So pass muna tayo dyan. So hello. Ako naman is from Cebu talaga ako, all the way talaga dito, Queen of the South. And yun nga, nag-start din ako dito estudyante. So apps, ikwento na lang natin siguro apps, no, or share screen pa natin apps or pakita oh, natin. Oh, actually ano eh, gusto ko lang munang i-welcome natin yung mga members natin kasi some of these people no, nag-hello sila, nag-good morning. Naka-tune in ka ba ngayon sa live natin kasi nakikita ko they are tagging their members and tama 'yan. Actually, advice ko yes. Sa lahat ng bago o matagal, ang nasabihin ko lang sa inyo, huwag kang pumapayag na panagte-training ka, ikaw lang natututo. Tama. Dapat naalala ko sinasabi sa amin ni Apps Kerwin, dapat kahit na-upline ka na, kahit na may member ka na, uma-attend ka. At the same time, nagkakaroon ka ng tinatag mo yung mga members mo para pag nag-uusap-usap kayo, alam mo yun, parang sa mga magkakaibigan, yung pinag-uusapan niyo isang bagay, tapos may isang tao na hindi nakaka-relate. Kasi hindi na, ano, hindi, wala siya doon. So sabi niya, dapat laging ganun daw. Dapat ang nangyayari, pag hindi naka-attend yung bagong member ninyo sa training, alam mo yun, dahil nag-uusap-usap kayo sa GC, nag-uusap-usap kayo sa mga video call about what you've learned na out of place. So, kaya sinasabi po namin sa inyo, 320,000 viewers. Itag mo na yung mga members mo kasi ako, I've been in this industry for how many years and Jam, siya naman, si Jam naman, Jo Marie ang pangalan niya, pero Jam ang tawag naman sa kanya kasi matamis siya eh. Medyo pambabae yung Jo Marie sa, para sa akin, Naps eh. Kasi lagi kong kinakwento yan, Naps, yung name ko nalagay sa pambabae nung grade 2 ako eh. Kaya mas prefer ko yung Jam na lang. Amaw ba? Kala ko kasi sweet ka eh. Pasok yun, Naps, pasok.
Alam ko medyo marami makaka-relate sa atin para sa mga leaders na medyo matagal na, I hope na meron kami ma-share sa inyo, and para sa mga bago naman makaka-relate kayo kasi si Jam, alam ko talaga na grabe naging journey niya dito kung paano niya na-hit yung first million niya. And without further ado, mas gusto ko na siguro na ipakilala niya muna yung sarili niya. Sige, kung ano ba yung nangyari sa kanya about Front Row. So take it away, Jam. Come on. Share screen ko na lang, Apps. Tapos, yeah. Pag may, yeah, di pa ako makapag-able share screen. So, yun naman, nag-i-start ako noon. Estudyante din ako nag-start. So, sa karamihan naman dito siguro nakaka-relate. Kasi mostly alam ko, nag-i-start student. So, yun ba din bata? So, nag-i-start din ako bata din. Ayan, nag-i-start din ako bata din. Then, ano ba ito? Ito. Ayan. Yan na nakikita nyo. Yan ako dati. Yan, di mo akalaing mag-EM Club, di ba? Ayan, yan totoo yan, yung second picture. Yan totoo, si Coco Martin. Ayan, yung nasa tarpaulin, baka magulat kayo. Yung sa baba, ayan, yung malaking katawan. Si Coco Martin din yan, kaso nagkasakit lang ata ng 5 buwan eh. Kaya medyo nanghina yung mukha, yan. So ayun, na-invite ako sa Front Row, 4th year college na ako eh. So course ko that time is Bachelor of Science in Civil Engineering. And CTO ako nag-aaral. So, hindi naman ako, kumbaga, hindi naman mukhang matalino sa math. Napag-tripan lang, gano'n. So, yun nga, nung nag-na-invite ako, same lang din tayo, na-PM lang din ako, hindi ko rin kakilala. So, na-curious ako that time, wala akong alam sa negosyo. Pero ang pinaka-background ko lang is yung family ko, may background na nito. Yung father ko, 5 company na ganitong industry, 5 company or 6 na company na pasukan. Yung mama ko, 2. Yung 3 magkakapatid ko is tigda 2, 3. So ako yung pinaka bunso, ako lang yung lalaki din. So ako lang yung pinaka gwapo syempre. Kasi puro babae sila eh. So kung syempre kung ikaw yon, malamang sa malamang parang hindi mo na, 'di ba, iisipin na ay, ayaw ko ng mga ganyan kasi wala nangyari sa ano eh, sa mga 'di ba? Sa sisters ko and yung family, parents ko. Pero hindi. Sabi nga nila, 'di ba? Minsan negative kasi isang bagay kasi hindi mo pa siya naiintindihan. So yung na-presentan ko, naiintindihan ko, ginawa ko siya. And sobrang naiintindihan, nag-enjoy, tsaka sobrang nabago din ako as a person. Hindi lang sa mindset, hindi lang sa attitude. As a person talaga, as in, from version 1 to version, hindi ko na alam kung saang version na to, pero of course, siyempre nag-aim pa rin tayo ng mas mataas. Pero yun nga, mas naging better kasi nung dati. Yun yung pinaka-priceless talaga. So yun apps, yung nangyari sa akin apps. Ito apps, pakita ko sa kanila lang apps na yan, nag-M Club ako. Yun din, hindi naman din talaga agad supportive yung parents ko dati. Kasi nga, siyempre na kapag iniisip nila na kumbaga sagabal or baka hindi ako, ma-defocus ako sa siyempre course ko. Pero yun nga, nung nag-M Club ako, alam niyo yung pinakamagandang part. Ayan. Makikita niyo diyan, surprise ako ng ano eh. Ayun 'no. Gulat na gulat eh. Ayun 'no. Ayun yung nakikita niyo, yan mother ko yan. Yung dating ano, yan. Oh, yung mother ko yung naghawak ng cake na kinongratulate ako. Sobrang tuwang-tuwa ako and super overwhelmed. And of course, di ba, may iyakan, may ganyan. Yun nga, sobrang ganda sa feeling. And yun nga, dating pinag, kumbaga, iniiyakan ko dati kasi sobrang mabigat sa akin, especially mama ko, ganyan. Pero ngayon, of course, pinagtatawa na namin lahat yun, yung mga nangyari dati. Yung mama ko, tuwang-tuwa nga, di ba? May ano pa eh, di ba? Teary eye pa yan, pero tuwang-tuwa yan. Diba? Yun nga, yun na, na-hit ko yung first million ko. Ngayon, I'm years old. hindi naman masyadong... oh, medyo bata pa. Nakakabalik ko ah. I'm 23 years old na ako ngayon. So medyo hindi na po tayo masyadong bata. Pero bata pa naman. Pero yun nga, apps. Ikaw ba, apps? Nakakatuwa no kasi 23 years old pa lang. So anong ibig ko sabihin sa mga viewers natin ngayon na medyo mature. Mas mature ka kay Jam. Anong ibig ko sabihin? Kayang-kaya mo yung negosyong to. Yun, kasi tama. Nagawa nga eh nung bata eh. Nagawa nga ng taga Cebu na
magkaroon ng grupo ng iba't ibang lugar. Kasi right now si Jam, meron siyang Luzon, Visayas, Mindanao, at meron siyang abroad. So anong ibig ko sabihin, ni dati nga pa nagkatagalog yan, hirap pa eh. Alam mo yan, parang ang ganagalan pa eh. Pero anong point ko, nakikita niyo naman, nakahit siya ng first million niya, at patuloy pa rin siyang kumikita, nagka-top earner. Anong point, ibig sabihin, ang limitation, nangyayari lang po yan sa isip natin. So lahat talaga, kung pwede talagang mangyari, basta naniwala ka muna. So anyway, 396 viewers. Napakilala rin ako ng ayos. My name is Karen. So ako naman, I'm a nurse by profession. So ito naman po yung background ko. So dati po akong ano, dati po akong artista na iniwan yung career. Totoo yan, Abs. Totoo. Halata, Abs. Hindi, pero I'm a nurse by profession. So I came from Pamantasan, lungsod ng Maynila. So ako naman, tubong taga Maynila, pero kaya ako nakilala rin sila, Jam, kahit na paano. Because of front row, ang nangyari po sa akin after ko graduate, hindi na ako naghanap ng trabaho as a nurse. Nakita ko at naintindihan po yung business. Sabi ko, bakit ko pa kailangan na mag-abroad? Kasi dapat ang plano ko, mag-abroad ako eh. Ang pinakaguhi ko dapat, magkaroon ako ng visa abroad at dalhin ko na yung buong family ko doon. Tapos mag-asawa ng foreigner, tapos na. Eh, nasa utak ko, isang Pilipina ang magbabago yung buhay. Yun yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi na ako babalik ng Pilipinas. Until I understand what's in front row. Kaka-training ko ng kaka-training. Eventually, naisip ko na, wag na. Naintindihan ko na kung ano yung meron sa business. I work in full-time in front row. Ito na yung pinakaginawa kong profession. And right now, ang groups ko, meron din akong grupo rin, Luzon, Visayas, Mindanao din international, but I started in Manila. So, ayan, nakahit din po ako ng first million ko on last 2017. And nakakatuwa kasi, alam mo yon, parang pag dinediretso mo yung pag-front row at naintindihan mo na how the system works in this business, magigets mo na eh, paano ka kakita ng malaki? Diba? Pag makikita mo na, paano ba ako mas mag-improve pa? Ano ba yung gagawin ko para mas lumaki pa yung income ko? So, unti-unti, diba? I'm not saying na I'm the master of this business, masyado pang malayo, pero I think we can share something. I think even though ito pa lang po yung kinikita namin, nasa 8 million pa lang, I think going 9 million. Tapos si Jam is one of the newest millionaires club in the company. I think we can share something that we understand in front row. Kasi ang importante po dito, maintindihan nyo kung ano yung meron sa business. Diba? Yes. Kasi we can actually talk ng ilang oras eh. Pag-usapan natin paano mag-invite. Kaya ka namin turuan kung paano gagawin mo para makapagbenta or mapaproduce mo yung mga members mo ng maraming pay-in, diba? So we can talk eh for hours kung paano yung gagawin. Kasi yung how mabilis. Pero the question kasi is, bakit mo siya kailangan gawin? So yes. When we say bakit, diba? When we say why, ang laging mindset ng lahat, marami kasi, ewan ko, correct me if I'm wrong, Jam, no? Nung bago kasi akong member, medyo ayoko umatin ng mga trainings. Ako kasi to ha, ako as a person to, hindi ako eh. Alam mo yung, alam ko na yan. Parang ngayon, sa isip ko, parang, ano ba yan? Parang, ang bilis ko po kasi kumita with front row. So, nangyari sa akin, I think, in a matter of 1 month, nakapag-create po kami ng 40 members under us. Partida, bronze lang kami dati. Wala kaming cheque. Kaya nga nagugulat ako sa iba, ang isip nila, paano ka makakapagpa-join ng wala kang cheque? Ako nga hindi ko naisip yun. Kasi dati, hindi kami tinuruan kung paano mag-invite. Ang sinasabi lang sa amin ng mentor namin, basta kung paano kita nadala, ganun lang. Hindi kami turuan ng why. Hindi kami turuan ng how, kung paano mag-invite. So ang bilis ng growth sa amin, kasi lahat kami, ang pinaka ginagawa lang namin is excitement lang ang pinakapuhunan namin. So, dati, pag nakakarinig ako ng mga sharing ng uplines about their why, di ba? Lagi na lang sinasabi, pag tinanong mo yung bagong member, ba't ka nag-join? Nag-join ako kasi gusto ko pong tulungan yung pamilya ko. Gusto ko pong makatulong sa magulang ko, gusto ko po na maka... Alam mo yun, parang it's all about the emotions. Na it's all about the hype. Dahil si Upline nagsabi na ito yung reason niya, ang nangyari, ikaw din. Kakarinig mo ng sharing, ako din po ang reason ko kung ba't ako nag-join,
magulang ko, nakikigaya tayo ng why. So kaya ko yung sinasabi because sabi ko nga, kahit na maganda yung front row, kailangan maintindihan mo to in a logical perspective, bakit mo kailangan gawin yung business. Diba? Kasi hindi ka makakapag-commit ng negosyo kung puro emotion. Gano'n na karami tao dito. Ito na magsasabi sa akin ha, pwede po kayo mag-comment down below. Diba? Gano'n karami ang crush mo. Na baliw ka dati. Baliw na baliw ka. Yung, I'm gonna die na talaga. Tapos yung iba pa, diba? Pag hiniwalayan niya ako, magpapakamatay na ako. Iba yan, tapos, iba. 2 years after, binalikan mo yung crush mo. Yung dating puro abs. Ngayon, di mo na malaman. Pati mukha niya, may abs na din. Di ba? Parang ano, parang iba na. Parang nag-iba na yung itsura. Ngayon, naiintindihan mo na. Pag tinutokso ka ng pinsan mo, uy, di ba crush mo yan? Uy, ha, kadiri. Di ba? Gano'ng karami yung ganon. Di ba? Ganon yung mindset mo. Kasi, ang nangyayari, puro emotions. Puro ka lang emotions, grabe, baliw na baliw ka. Same with network. Ang nangyari, kaya ang bilis ng tao mag-quit sa network because ang nangyari sa kanya, nadudun lang siya eh. Because yung mga tao, tumatakbo. Diba? Yung mga tao, andi dito, yung upline, nag-share-share, nakikigaya siya. So, gusto ko mag-ano ng story, no? Mag-start po na tayo with the story. Yan, maganda so, yan. Hindi naman to sobrang story, bro, pero I don't know. Merong isang aso na ang bilis niyang tumakbo kasi nakita niya, 'di ba, yung aso meron siyang kaaway at ang kaaway niya lagi ay ang pusa. So nakita niya yung pusa. So ang ginawa niya, hinabol niya ng hinabol. Eh 'di ba ang ugali po ng mga asong askal in Pilipinas, 'di ba? Oh, wag na tayo sa mga abroad, Pilipinas lang tayo, okay? Di ba ang ugali ng mga taga-Pilipinas, ng mga aso, mga locals, pag may nakikitang tumatakbo, nag-isipagtakbuhan din. So lahat ng mga aso, lahat kabilik, alam mo yun, lahat ng kanto, lahat ng mga asong askal, nag-isipagtakbuhan din. Ngayon, ang layo eh, ang bilis tumakbo. Bilis tumakbo ng aso. Eventually, yung ibang mga aso, napagod. Siguro kung nagsasalita pa yung isang aso, no? Ba't ka tumatakbo? Wala eh. Parang lahat sila tumatakbo, baka uso. Diba? Napasabay sa uso lang. Diba? Sumabay sa uso. Yung iba, anong nangyari? Nagutom. Yung iba may nakita na mas maganda. Alam mo yun? Doon pumunta. So maraming nawala. Hanggang eventually, ang pinakanatira na tumatakbo, sino? Yung unang asong humabon na nakakita sa pusa. So, nung point ko, kaya po namin kayo pinapa-attend ng mga training. Kasi ang gusto po namin maintindihan ninyong mga kaming mga uplines, gusto namin maintindihan sa lahat ng mga members namin na ano, kung ano mang nakita ko dito, bakit kahit may pandemic, andito ako? Bakit kahit na yung nanay namin, negative? Diba? Yung mga kaibigan namin, hindi naman naging maganda yung response nung nalaman nila yung nag-front row kami. Kahit na hindi naging madali yung journey namin na kumita kami ng malaki in front row, nagtuloy-tuloy kami. Gusto namin maintindihan ninyo kung ano yung revision namin sa front row. Para next time, pag tinanong kita, ba't ka nag-join ng front row? Hindi ka nakigaya. Alam mo kung bakit ka tumatakbo. Okay? So, tama. Intro ko lang. Okay, oh, sige. Iba yung intro mo, Ops. Grabe. Sorry. Nadala ako, bro. Nadala ako. I missed this. Parang pwede nang tapusin, Ops. Okay, go ahead. Sorry, ah. Sorry, guys, ah. Ayan. So, pwede mong talungin yung katabi mo, no? Kung may katabi ko. Asa ka ba? Ba't ka tumatakbo? Dahil ba sa akin? Oh, di ba? Alam mo yung nasa TikTok, Ops, yung ano, yung mga dance craze. Tapos, may nagpo-post na, oh, nakasayaw na ba lahat? Ganun. Nakasayaw na ba lahat nito, ha? Okay, anyway, ang pag-uusapan natin, it's a very basic and yet foundational sa lahat. Ang kailangan mong malaman, why multi-level marketing? Bakit kailangan networking? So, sige, next slide natin. Ako, it's ito sa mga pinakaunang trainings na na-attendan ko. At ang pinaka-nag-explain pa sa amin ito, nakaka-amaze pag naaalala ko. Ang nag-explain sa amin ito, it was Richmond Hughes, Rich Richmond.
So ito, first time kong ma-introduce sa ganitong klaseng quadrant. Ang pinakagumawa nito is, ito po lahat, parang ano to, parang halos lahat ng mga nag-network, lahat ng mga uplines ninyo. Pag tinanong mo sila, apps, alam mo ba yung cash flow quadrant? Alam nila yan kasi by heart, paulit-ulit po itong pinatraining sa amin. Like paulit-ulit kasi, alam mo yung totoo pala, no? Repetition comes learning. Pag paulit-ulit mo, nare-recall mo hanggang nakabisado mo na. Tama. Okay, so itong concept na po ito, ito ay ginawa ni Robert Kiyosaki, na isa rin siya sa mga author ng mga sikat na books about networking. Na siya rin kasama ni Donald Trump sa paggawa ng mga books about networking. Kasi just so you know, si Donald Trump, although hindi naging maganda ang eksena niya sa politika, si Donald Trump ay sikat po siyang salesman. Kaya ang tawag nga, networker po siya. Kaya nga ang sabi ng ang sabi nga ng mga bashers niya, President Salesman, kasi isa po siyang sikat na networker. Kaya nga sabi ko, sa Pilipinas, medyo pag nag-network ka, ano mo yon, parang may mga konti pang mga persecution eh. Lalo na ng panahon po namin, buti nga ngayon ang front row, talagang pinaganda nila kung ano yung meron sa company. Kaya kapag nag-front row ka, talagang proud na proud ka. Pero nung panahon namin, pag ina-associate kami sa network marketing, alam mo yun, parang may konting, ano ba tawag doon? Yung parang mababa yung pagtingin sa'yo. Ha? Bakit? So until I understand this concept, so itong ESBI o yung cash flow quadrant, ito daw po yung lahat ng klase ng income na nangyayari o nagkakaroon ang lahat ng tao na pumapasok sa apat na quadrant na ito. So today, I want to discuss to you para maintindihan po ninyo kung ano yung meron. So anyway, ito, employee, self-employed, business owner, investor. Okay? So, it's a basic thing eh. Gusto ko lang i-explain sa inyo yung pinaka parang asan ba tayo dito. Okay? So, ngayon, ano ba yung employee? Okay? Nung panahon natin, as we all know, no, lagi itong sinishare ng mga upline. Sabi nila, kahit na hindi magkakakilala ang magulang natin, ang laging sinasabi ng magulang, diba? Mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Para makapag-ipon ka, magnegosyo ka, yayaman ka. Yan ang sinasabi sa atin. Kahit na hindi makakilala ang magulang natin, ang pinaka, alam mo yun, laging yun ang, ayun nga ang tanong, kaya nga lagi namin sinasabi, nakakalungkot kasi sa ibang bansa, sa taga-Canada, ang mga mayayaman, Canadians. Sa Amerika, ang mayayaman, Americans. Okay? Sa mga taga France, 'di ba? Mga ano ba? Francen? Oh, France. Okay. France niyan. Diba? Oh, yeah. Diba? Pero sa Pilipinas, unfortunately, ang mayayaman dito hindi Pilipino. Ang mayayaman dito mga Chinese. Because pinalaki tayo sa mindset na ano, basta mag-aral ka lang mabuti para makakuha ka ng trabaho. Because ang mindset karamihan ng mga magulang sa atin, yung katulad ng nangyayari before. Diba? Before, mga siguro, mga panahon ng tatay ko, because my dad is 92, no? My mom is 70. Diba? Nung panahon nila, pag naging teacher ka, may sarili kang subdivision, kaya may teacher's village. May sarili kang lupa. Nung panahon nila, kapag ikaw nag-engineer ka, sa buong bayan nyo, ikaw pa lang yung engineer. Diba? Pag ikaw, tawag ito, naging nurse ka, grabe, doktor ka, lahat ng mga tao magpapacheck up sa'yo. But unfortunately, the world is changing. The world is innovating. Yung mga countries nagiging develop. Unti-unti, naiintindihan nila na okay. Dahil nga ang mindset, aral, trabaho, maraming mga tao nagsipag-aral din. Anong nangyari? Law of demand and supply. Marami yung supply, 'di ba? Konti na 'yung demand. Bakit? Ang dami ng mga nurses, dumating pa nga 'yung time bago 'yung pandemic. 2013 ako graduate. Nung panahon namin, grabe 'yung pag-ano sa amin, pagkasabi na grabe, surebol 'yung trabaho nyo. Baliw na baliw lahat ng nurses. Grabe, sabi nga namin, ultimo janitor dati, nurse 'yung kinukuhang course. Lahat talaga, walang pinipili.
Di ba? Parang lahat na lang kung pwede, kahit na sino, mag-nurse. Kahit na 4-flat, mag-nurse. Nakakaloka ang bubuhatin mo, mga Amerikano, pero 4-flat. Di ba? Lahat na lang. Kasi nga, ang mindset ganyan. Kaya lang, unfortunately, dumating yung time na ano, na naintindihan nila na, okay. Alam mo yan, parang hindi pala, as we all know, no, para sa lahat ng mga nag-work sa atin, hindi po namin kayo ino-offend or what, wala po kaming masamang pinapay po para sa inyong lahat. Pero alam naman po natin yung katotohanan, with the employment, no work, no pay. Diba? With the employment, ang sabi nga nila, diba, you and I know na ano, kapag ikaw may taong nagpapasunod sa'yo o may boss ka na ibang tao, hindi mo nakukuha yung pangarap mo. Pangarap niya ang nakukuha. Diba? So, maraming sabi nila, aral, trabaho, ipon, negosyo. Pero, alam mo yung dati, kaya natatawa ko sa mga estudyante na baliw na baliw. Baliw na baliw na katulad ko dati na registered nurse, ano ba? Duh. Diba? Alam mo yun, parang, ay, graduate ako ng gantong school. Dapat ang sahod ko ganito. Pero maintindihan mo eh, na ano, kapag ikaw nag-apply ka ng trabaho, ang una, kahit anong school ka pala, nga hanapin sa'yo, anong credentials mo. Di ba? Dapat ba, dapat Ateneo, Lasal, UP? Eh paano pa pag may pag-international na, na kasamang mag-a-apply doon, kalaban mo pa yun. Kaya nga sabi namin, yung aral, nangopya ka na para makapasa. Pero paghanap mo ng trabaho, mahirap pala. Lalo na ngayong pandemic. Tama. Ang hirap maghanap ng trabaho. Sa lahat ng viewers natin, akala kasi ng iba, di ba, yung mga kanta pa, I'm glowing inside because, alam mo yan, parang ano eh, parang kapag graduation, iyak-iyak pa eh. Pero paghagis ng toga, pagkakuha ng diploma, congratulations, welcome to the world of unemployment. Di ba? Ano nangyayari? Kaya nga sabi namin, maraming mga tao sa napunta, sa call center. Di ba? Bakit? Kasi yung mga nasa customer service industry, sa kanila, walang pakialam kung ano-ano eh, kung ano yung tinapos mo eh. Ang importante, pwede ka. Basta pwede ka maitrain, pwede. Diba? Kaya lang, yun nga sabihin ko sa inyo. Employment, diba? Lalo na sa panahon ngayon, lalo na ngayon pandemic, you know na ano. Lalo na dami nagtanggalan, no? Alam yung parang yung dating secured income, may feel mo na it's not secured anymore. Tama. Kahit na malalaking company pala, who would have thought na big broadcasting company in the Philippines could actually close down? Di ba? Sino mag-aakala na ibang malalaking kumpanya, magagandang restaurant, mag-declare ng bankruptcy? Di ba? So ngayon maintindihan mo na eh, na okay. Di ba, aral, trabaho, hindi pala lahat mo makakapagtrabaho. May naiipon. Paano pa yung negosyo? Di ba? So ngayon, sabi ko nga, employment, ito yung panahon ng mga ano, yung mga tatay ko, nanay ko, ganyan. Eventually, na-realize din ng iba na ano, the more na mahaba ang pangalan, the more na matagal nag-aral, the more na ang mangyayari, malaki ang sahod. Sino yan? Ito na yung mga self-employed. Diba? Mga doktor, dentist, diba? Pero ngayon, ano bang advantage yan? Of course, hawak mo oras mo. Hawak mo yung oras mo, pero pag nag-close ka at nagkasakit ka, wala kang income. Diba? Pero maganda lang dito, diba, joke nga ng mga upline eh, pag may nagpa-check up daw, ang sarap daw maging doktor. Diba? Kasi 500 daw kada check up, 700. Diba? O parang alam mo dati nung college pa ako, kaya nag-nursing ako kasi sabi ko, grabe, pag nag-doktor ka, gaganong-ganon ka lang. Kala ko ganong-ganon lang eh, diba? Pag ganong-ganon ka, ubo ka nga. May ubo ka. Di ba parang ganyan? Parang to the office, 700 agad, di ba? Without me knowing na grabe pala yung pag-aaral nila. Kung ano yung laki ng pinaka-inaral nila, yun din yung laki ng lisingin nila sa'yo. Kaya lang, unfortunately, pag ikaw, hindi ka na able na mag-opera, di ba? Pag ikaw, lumabo na ang mata mo. Pag ikaw, anong nangyari sa'yo? Unti-unti, nagkasakit ka, may emergency, kinose down mo yung tindahan mo, kinose down mo yung clinic mo, walang income. Diba? So, ngayon, itong mga to, parang sabi ko nga, kung papansinin mo, no, si E at saka si S, ang tawag nila dito, according to
kay Robert Kiyosaki, ang tawag daw side na to, ano yan, tawag ito, doon na nga ako bro, parang pinapaalis mo ako eh, sige na nga, okay na ba, magsulat ako, okay, maganda lang po, pero yung sulat, sakto lang, okay, so ayan, ESBI, okay. O sabi ni Robert Kiyosaki, ito daw pong side na ito, ang tawag daw dito, poor side. Okay? Bakit poor side? Kasi, paano ba malalaman ang isang tao mayaman? Diba? Ang sabi nila, mayaman daw ang isang tao kapag maraming pera. Pera. Diba? Pero ang totoo, hindi lang dami ng pera. Tama. Kasi marami po tayong kakilala na nag-a-abroad. Diba? I'm not against nag-abroad. My ate is in abroad. Ang ate ko taga Las Vegas. Pero pansin ko po, pag mabalik siya ng Pilipinas, saglit lang siya dito. Kasi pag hindi na daw po siya bumalik, wala na siyang babalikan. So ano ibig ko sabihin? Kahit pala malaki ang pera mo, malaki ang sahod mo, pero wala kang oras, hindi ka mayaman. Yun yung paliwanag ni Robert Kiyosaki. Kaya ang sabi niya dito, ito yung poor side. Bakit? No work, no pay. Diba? No work, no pay. Unlike with this one, business, diba? Example, si Henry C. Diba? Grabe si Henry C ngayon. Diba? Namatay na, lahat-lahat. Pero grabe talaga yung income niya until today. Nagkaroon na ng pandemic, lahat-lahat. Pero yung income niya, grabe. Ang Ayala, grabe. Mga negosyante, ito daw po yung mga rich side. Bakit? Malaki yung income at marami rin yung oras nila. Example, si Henry C. Ito nga'y laging in-example ng mga upline. Eh. Si Henry C, boss yan. Matanda na yan. Pero never mo siyang nakita na ano, makita mo na magmamap at magsasabi sa'yo ng may SM Advantage card. Walang ganon, di ba? Bakit? Kasi mga negosyante yan eh. Meron niyang libo-libong tao na nag-work under him. May libong-libo tao yan na hinire para gawin yung mga dapat na trabaho niya. Business. Mayaman ka din pag nag-investor ka. Bakit? Wala kang ginagawa pero the money works for you. Di ba? Kaya ang tawag dito, rich side. Eh, app, sabi mo po sa akin, ESBI. Employment, Self-Employed Business Investment. Investors. So, ang question dyan, asan yung MLM? Alam mo, yung ibang mga tao, nalulungkot ako kasi hindi na naiintindihan. Lahat po tayo dito, almost 90%, hindi nga 90, almost 98% I think, ng mga members dito, karamihan po, andito po tayo. Lahat yes. Tayo. Yung iba nag-aaral ka, andito ka papunta. Ang hindi mo alam, umaattend ka ng training. Umaattend ka ng training, nagbibigay ka ng oras dito, sumali ka ng front row. Diba? Nauto ka ng upline mo, feeling mo nauto ka kasi pinaglabas ka nung panahon ng rap, ng promo. Diba? Yung kaibigan mo, diba, napilitan ka kasi pinilit ka lang na sige na, mag-join ka na, nahiya ka na lang, kaya sige na, labas lang ako ng pera. Hindi mo alam, by just joining front row, mula dito hanggang dito, nakatawid ka na. Yes. Kasi pag ikaw, pumasok ka ng front row, tumatawid ka eh. Tumatawid ka dito. Tumatawid ka sa as negosyante, as businessman, as investor. Why? Because we have what we call the leverage. Same concept. Kung anong ginagawa ni Henry C. Kung anong ginagawa ni Henry C. Na ano, na may mga empleyado siya, di ba? May mga employees siya, may mga tao na gumagawa sa kanya, binabayaran niya ng salary nila, di ba? Ang nangyayari, dumadami yung oras niya, namumultiply yung oras niya. Same concept, yun yung naibibigay ng MLM. Kaya nga nagugulat ako, yung iba na di-discourage. Di ba? Yung iba na di-discourage, ops, may hindi nag-join sa akin. Grabe, pagod na ako mag-invite. Bakit? Ilang ba yung invite? Grabe, apps. Isa. Ay, grabe nga yan, apps. Oo, isa. Pagod na ako. Ginawa ko naman lahat. Grabe. Iyak-iyak pa talaga. Nag-walling pa yan, ha? Di ba? Nadi-disheartened ka. Di ba? Hindi ba naiintindihan na yung kausap mo, hindi naiintindihan na yung ino-offer mo sa kanya, pinapatawid mo siya. Mula dito, papunta dito. Alam mo, sabi ko nga, sobrang ganda ng MLM. Sobrang ganda ng front row. Bakit? Sa front row, wala po tayong pinipili.
tapos ka ng trabaho, tapos ka ng school, okay lang, maaga mong tinapos, pwede pa. Di ba? Nagatrabaho ka, pwede, housewife, pwede. Di ba? Pwede ka kahit na anong-ano mo, kahit na anong profession mo, PWD nga meron dito eh. Meron nga po dito high school grad, yung iba elementary grad. Dito sa front row, walang ano, walang discrimination. Eh dito nga eh, self-employed, grabe. Hindi ka makakapaningin ng 500 kada ubo kung ikaw hindi ka nag-aral ng ilang taon. Di ba? Ito nga eh, employment ka lang ah. Di ba? Sa employment part tayo, no? Bago ka pa, grabe naman, bago ka palang pumasok ng trabaho, nag-a-apply ka pa lang. Anong hinihingi sa'yo? Sa mga taga-Pilipinas, alam nyo to, NBI. Bakit? Chine-check kung may kaso ka. O, di ba, tingnan mo, pinagududahan pa bago ka ipasok. Pinagududahan pa yung credibility mo. Kailangan may credentials ka. Di ba? Kailangan ikaw yung tao na ano, na mapagkakatiwalaan, pleasing personality, hindi pala yan mabait. Di ba? Kailangan pala, di ba? May maayos ka na itsura, di ba? Ay, ang bagay tayo dyan, Aps. Bago ka makaakyat ng corporate ladder at tumaas yung sahod mo as a supervisor, grabe, ang dami mong kailangan na minsan apakan na tao para lang makaangat ka sa posisyon na pangarap mo. Di ba? Pero in front row, yung kinikita lang ni Aps Richardson, eh, magkano? 300,000 weekly? Grabe yun. Isipin mo na lang, yun po ang kinikita ng mga businessman ngayong pandemic. Natatawa nga ako eh, kasi si Aps Tiffany Ebio, nakausap ko yung kapatid niya, si MJ. Bad trip daw si Aps, ano, si Aps Tiff. Kasi daw, ito daw yung pinakamababa niyang cheque eh, sa buong front row, ano niya, buong time niya ngayong, ano, ngayong pandemic. Alam mo kung magkano, grabe jam. Ang cheque niya, 95,000, na bad trip siya. 95,000 one week. Bad trip siya. Bad trip talaga. Babaw ng cheque niya. Yun ang sabi, ang baba daw ng cheque niya. Di ba? Pero isipin mo na lang yun. Yung ibang tao, para kumita ng ganun in one week, kailangan nila mag-invest ng malaki kong. Gusto mo ng malaking pera? In the world of business, gusto mo ng malaking pera? Maglabas ka ng malaki. Gusto mo magnegosyo? Kailangan mag-create ka ng malaki, ng maayos sa sistema. Jollibee, may maayos na franchising system, kaya kumikita ng kumikita. Diba? Kaya kahit na saang Jollibee ka pumunta, pare-parehas ng lasa. Bakit? Nakapag-create sila ng system and how to do it. Eh. Diba? So, ano ibig ko sabihin? Magkano kailangan sa Jollibee? 54 million at least para makapag-franchise ka? Bago ka kumita ng ganong pera, but in front row, 49.88. Di ba? 14,980. Grabe, yung iba nga bronze pa, pinangutang pa. Di ba? Pinangutang pa, pero may chance kang kumita ng ganun. Kaya lagi namin sinasabi, pag may tao na ano, na hindi na-join sa'yo, at sinasabi sa'yo na, hindi yan totoo. Di ba? Pangit yan. O may member ka nagsabi sa'yo na, Aps, parang walang nangyayari, nag-quit na lang bigla. Huwag mong pakinayangan. Bakit? Hindi nila alam kung ano sinasayang nila. Pinapatawag sila mula dito hanggang dito, patawarin mo na sila. Patawarin mo na sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Ah, sinasabi namin, kailangan ano eh, alam mo kung ano yung pinapasok mo. Nagtataka ka bakit yung tao hindi nagjo-join eh. Minsan kasi ikaw mismo hindi ka convinced sa pinaka-ino-offer mo. Alam mo, sabi ko nga eh, marami ako mga members na hindi na naiintindihan kung ano yung meron sa gantong negosyo. Nalulungkot ako. Yung iba, nag-join na, ang nangyari sa kanila, bumalik pa sa dati nilang buhay. Di ba? Alam mo, sabi ko nga eh, kung usapang ESBI, usapang ito, no? Ito yung pag-usapan natin. Usapang ESBI. Alam mo, sabi namin, ang front row, ang MLM, or ang front row na lang, no? Ang front row. Hindi naman kayo sinasabi sa inyo na buong buhay nyo, ilagay mo sa front row. Di ba ang laging sinasabi? Bigay mo lang yung oras mo ng 2 to 5 years, sure bo na master mo na yung negosyo. Imposibleng hindi. Diba? 2 to 5 years. Maraming mga tao, on the process of learning the skills, on the process of just learning the system, nangyayari, nagkukwit na. Yung iba nga 6 months pa lang, ayoko ni. Diba? Yung iba nga 1 month pa lang, ayoko na. Eh, yung iba nga bro, kaka-on the spot lang, nawala agad eh. Diba? Yung mga ganun. Diba? Alam mo, sabi ko nga,
kung 2 o 5 taon, nung bago pa lang ako, nasa isip ko, ang tagal, 2 o 5 taon, tagal naman ng 5 years. Pero alam mo, naisip ko, nga, no, nagre-reklamo ako dito, pero ito nga eh, hindi nga ako sure eh, kung dito yung asenso ko eh. Kahit mag-aral ako ng doktor, hindi nga ako sure eh, kung dito yung asenso ko eh. You know what? Marami akong mga kaibigan in insurance companies. Alam mo, sabi nila, could you imagine na, sabi nila, 1% daw, ah, wait lang, handali. Parang naano ko eh, nalito ako. Wait lang. Sandali. Okay. Sabi nila, kaya ko to. Okay. Usually, correct me if I'm wrong, no? It's 20 to 60 years old nagkatrabaho ang isang tao. Dagdag ka na lang kung matagal ka nagtrabaho. Maaga ka nagtrabaho. Okay? O kung ikaw yung tao na ilang taon ka bago nakapag-work. Kung i-compute natin to, this is 40 years in the making na magkatrabaho ka all the years of your life. 60 years old, ito yung year of retirement. Alam mo, sabi ko nga, no? Grabe pala, no? Kaya pala yung kasabihan na life begins at 40. It really matters. Kasi parang naisip ko lang itong 20 hanggang 40 ka, ito yung pinakamalakas na pangangatawan mo. Diba? Ito yung pinaka, yung sinasabi natin, prime years. Yung kung ikaw nanonood ka ng Korean novela na ano lang, 2 days lang tapos mo agad yung 20 episodes, dito mo yung magagawa eh. Pero pag ikaw nasa 40 ka to 60, ano na to eh, medyo paisip ka na talaga na sino mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka, ano mangyari sa'yo pag retirement. And you know what? Since my dad is 92 and my mom is 70, I realized na yung aral, trabaho, ipon, negosyo. This is an absolute na system. Kasi, you know what? Ang mommy ko, na-encounter ko pa siya before, nagtatrabaho siya. At nung nag-retire siya, nakita ko pa siya. Nakita ko yung mama ko. Marami siya mga kasabayan doon na nag-retire din at the age of 60 because my mom is a teacher. Now I understand kung ano yung pinipilit na paliwanag sa akin ng mga insurance agents. Na ano, ang sabi nila, pag ikaw daw, only 3% lang daw ang kahit na paano nagiging maayos yung buhay after retirement. 1% became wealthy, 2% well off. When I say 1%, sila yung mga tao na yumaman ng sobra, yung iba naman may kaya. Ilan yan? In 100%, 97%. Alam mo kung sino consist niyan? Yung iba dyan, according to studies and research, 97%. Yung iba daw dyan, of course, nagkatrabaho pa. At marami akong kakilala kasamahan ng mama ko na until now they are still working. Okay? Yung iba nag-work. At the age of 60, nagkatrabaho pa. Comment down below kung may kakilala ka ng mga tao na matanda na pero until now nag-work pa din. Yung iba naman, dead broke or beggar. Yung iba, nalilimos. Yung iba, dependent sa mga kaanak. Yung iba, patay na. Iba yan. Okay. Grabe. Patay na. RIP na. You know what? Maraming tao nagre-reklamo on 2 to 5 years of being in network. Nahihirapan. Ayoko na, tagal-tagal ko na, wala pa rin nangyayari. Ang gusto nila, subukan na ano makipagsapalaran dito, baka dito ang asenso nila. Alam mo, naiisip ko, isipin mo na lang, no? What if na-realize mo, ito nga, mag-work ka dito. At the age of 60, sabi ko nga kung i-ratio natin to, this is 97 and 3. Kung ikaw, susugali ka. Grabe bro, no? 97.3. Bro, hindi nga to something na ikakasugal mo eh. Ano yung parang magusugal ka? Parang, di ba kung magusugal ka, kahit man lang at least 50-50? Oh, yan. Bro, dihado. Sobrang dihado. 3%, 97. Paano yung kung at the age of 60, you realize, totoo pala yung sinasabi namin during this NDO. Paano
pala yun, you've realized na after 60 years old, girl, matanda ka na. Wala nang balikan. Kaya mo pa ba? Although wala nang time discrimination, pero nung nasayang mo, isang malaking oras na sana tsinaga mo na ano, tsagain yung network, tsinaga mo na sana yung mga uplines pinakinggan mo at inaral mo yung negosyo. Kaya nga sinasabi namin, we always say na ano, pag nag-front row ka na, nakatawid ka na, at ngayon nakahiga ka na sa kama, wag ka nang matulog sa papan. Pinangakuan ka ng magandang mga pangarap sa front row, wag mo nang bitawan. Laban lang. Di ba? So kapag sa mga tao na na-discourage kasi hindi na-join yung invite nila, okay lang yan. Ikaw, nakatawid ka na. Di ba? Ikaw, pinapractice mo yung leverage. O, pag may mga kaibigan ka na hindi nagsabi, bakit ganon? Ayoko sumali, huwag ka magwawala. Ikaw nakatawid na, sila marirealize pa lang nila kung saan sila papunta. Unfortunately, pag narealize na nila, matanda na rin sila. Okay? Para sa lahat ng bata na papasok ng front row, napaka-blessed mo. Okay? Para yes. Sa mga tao naman na medyo yung edad nila, 'di ba? Medyo palapit na, 'di ba? Papalapit ng 40 o di maganda nga 'yun, eh, bago ka mag-60 na realize mo na at merong kang time para trabahuin yung front row. Nasa front row ka na, dire-diretso mo na. Yes. Okay? So, anyway, yun yung sa akin with the ESD. Eh, baka may nadagdag ka, bro. Yun, Abs. Bale, na-explain mo naman ng lahat ng maayos, Abs, saka sobrang klarong-klaro talaga, as in whole. So, alam mo, bro, yun, last ko lang, no? Dito marirealize na kung hindi front row, ano? Parang kung hindi front row pipiliin mo, bakit ka mag-network? Eh kasi walang choice eh. Wala ka malaking pera. Sobrang laking pera para mag-business. Wala ka sobrang laking pera para mag-invest. So, alam mo yon, bakit front row? Kasi you don't have any choice. If hindi ito, ano? Diba? So to all our viewers, napaka-blessed mo, nakita mo to, lalo na ngayong pandemic. Okay? So anyway, take it away, Jam. I won't speak now. Sakto-sakto yan talaga. Yan talaga yung pinakatanong talaga. Kung hindi front row, ano, kung, diba? Kasi sobrang totoo talaga, naniniwala ako, sobrang blessed natin kasi nasa front row tayo. Nasa sobrang gandang opportunity tayo. Even ako, Abs, nare-realize ko kung siguro hindi ako nag-front row, siguro tambay ako ngayon. Yung mga nasa 97% din, mga ganun, Abs. So, di ba? So, sobrang swerte ko. Sobrang, hindi swerte, sobrang blessed ko sobra kasi na-meet ko tong negosyong to. May mga naintindihan akong bagay na, kumbaga, hindi natuturo dati, even sa school or even parents natin hindi natuturo. Same sa mga sinabi ni Abs kanina. O di ba, naririnig mo ba 'yun kung saan-saan lang? Hindi eh. So ang sobrang blessed pa natin kasi sa front row mismo, dito 'yung maganda kasi tinuturo ng mga uplines, tinuturo sa mga ganitong training, sa mga ganitong events, and libre, wala kang bayad dito. Ang gagawin mo na lang, uupo ka na lang diyan. Titingin ka na lang ng live. O di ba? Yung iba pa nga siguro nakahiga pa diyan, 'di ba? Nahiya naman kami sa iyo, nakakuha pa kami, tsaka sobrang ganda pa ng upline ko, 'di ba? 'Di ba? So, Abs, next tayo, Abs, sa ano. Bakit ba MLM? 'Yun yung pinaka, 'di ba, Abs, starting natin. Bakit MLM? Ngayon, Abs. No boss, Abs. Panhatan of mo course, dyan. Yeah. Kasi parang yung ko na-realize, parang ako ulit, ah. Parang Jama, parang pinadaan mo ako sa ganyan-ganyan. Kaya mas bagay yung boss sa iyo, Abs. Eh. Ganun ba? Yes. So, alam mo yung totoo, parang, it's actually ano eh, parang, yun yung sinasabi ko kanina na, parang, yung quotation in Facebook na na-encounter ko na, if you will not work for your dreams, someone will hire you to get their dreams. Tama. So, as I have said, na parang, with front row, yun yung maganda eh. Whatever, yung mga uplines ninyo, they are not there para sabihin sa'yo na, oy, atay ka ng meeting, atay ka ng training. Ah. Alam mo yun, parang hindi nila pinapagawa sa'yo yung mga bagay na kailangan sa network just because they want to at boss mo sila. Lagi namin sinasabi, we are your business partners. We're just here to guide you. Your uplines are just here to guide you because we want na ma-utilize mo o maintindihan mo how the system works. Ngayon, ang nangyayari lang,
minsan na nga nangyayari, parang ang feeling natin, masyado naman itong boses si upline. Pero ang totoo, inano namin yun eh, gusto lang namin ma-adapt ninyo kung paano yung sistema nangyayari. And the beauty about this business is, ano eh, wala kang boss. Hindi mo kailangan, alam mo yung sabi ko nga, hindi pa ako nakapag-work, no, para sa lahat na nag-work. I don't know if you can sympathize with me na ang hirap matulog kahit hindi ka inaantok. Ang hirap gumising kahit na, alam mo yon, gusto pang matulog. Diba? Pero kailangan mong gawin kasi meron kang particular na job description at the same time, oras para pumasok ng trabaho. Diba? Eh, pag ikaw, boss ka ng sarili mong business, hawak mo yung oras mo eh. Walang time in, walang time out. If you want na, alam ko yung iba sa inyo, eh, absolutely naman namin maranasan ngayon yan kasi ba't ganun? Lagi mag-invite, diba? Lagi dapat, dami ginagawa, diba? Hindi yung pa yung nararanasan sa ngayon kasi hindi yung pa napapractice yung leverage. Ang meron ka palang 01, 02, 03, diba? Yun pa lang yung mga ano mo eh, yung mga accounts mo pa lang, yung member mo eh. Pero eventually, once na dumating yung time na makapag-build ka ng network, dumating na yung time na tawag ito na wala, ano tawag ito, na maximize mo na kung paano, na pag-aralan mo na kung paano, naaral mo na kung paano yung duplication, yung mga nagagawa mo, kaya na rin gawin ng mga leaders mo, nang mas higit pa, eventually darating yung time na kahit na wala ka ng ginagawa, may income ka pa rin. Hindi namin sinasabi na ngayon wala kang gagawin, ngayon ka nagtatanim, kasi darating yung time, yung planting mo naman, hindi naman habang buhay planting. Darating yung time, aani ka rin. At kung antihanin mo ay oras, ang aanihin mo rin ay oras din. Diba? Kaya nga sabi namin, if you are, parang, if you, darating yung time na, even though you're not physically there, yung income mo, pumapasok pa din. Diba? Hindi mo na kailangan, parang ganito lang eh, kahit hindi ka na nag-NDO, hindi ka na nag-training, yung income mo, inahabol ka pa din. Pero alam mo, sabi nga ni Abstrad din, sabi niya, kung kontento ka na with first account, pwede na magpahinga. Nag-maximum ka na first account. Huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-training-training, di ba? Pero kung gusto mo nang mas malaki pa, gusto mo maximum second account mo, third account mo. Di ba? Continuous ka pala sa trabaho, palaki ng palaki ng palaki. Hanggang sa dumating yung time na kahit nag-travel ka sa iba't ibang bansa, pagbalik mo ng Pilipinas, may check-in ka pa din. Abs, diba? Iba daw, Abs, hindi naintindihan yung maximum yung first account, Abs. Ah, maximum, ibig sabihin, 600,000 pesos per month. Ayan. Grabe. Yung maximum ka na, kahit na anong pigil, wala na, talaga hindi mo na pigilan yung mga member mo. Mangyayari din yun sa iyo. So sana sa lahat ng members natin, lalo na pagbago, kung ano mang tinatanim mong oras dito, sana hindi mo maisip na, bakit puro na lang tanim, puro na lang ano, training, training, training. Lahat to investment mo. Ang totoong investment mo dito, hindi yung perang nilabas mo. Ang totoong investment mo dito, yung time, yung effort na trabahuin yung negosyo, yung time and effort na aralin yung negosyo, at darating yung time dahil oras ang tiyanin mo, oras din ang pinaka-aanihin mo. So ano mangyayari, kahit na wala ka ng ginagawa, the income comes in. Diba? Kaya ngayon nasa side ng, ano, ng cash flow quadrant na rich side, sila na yung mga taong tulad ni Henry C., hindi na pupunta ng opisina, pero may income pa din. Namatay na lang lahat, pero still, ano, may income pa din. Diba? Yung mga anak niya are still, ano, parang enjoying the fruits of his labor. So, lagi mong, kahit nga actually in front row alone lang eh. Marami tayo mga M-Club, namatay na lang, pero dahil yung network na lang, na network nila, na trabaho nila dati, yung income pa rin nila, every week pa din. So ngayon, in short, in this business, no boss tayo. No boss tayo, hindi mo kami boss. In fact, business partners mo kami. And lagi niyong alalahanin, if ang nangyayari nga, ibang tao ang may hawak ng oras mo, you and I know, hindi mo makukuha yung pangarap mo kasi ibang tao yung magkocontrol sa'yo. Diba? Yun yung sinasabi namin, diba? Anong nangyayari? Diba kapag pinipigilan ka na umalis ng kumpanya, anong gagawin? O-offeran ka na malaki. Lalo na kung meron kang kayang, meron kang ibang skill na hindi kayang gawin ng ibang tao, o-offeran ka na malaki. Bakit? Ayaw nila na makuha mo yung mga pangarap mo. Kaya nga si Nas Daily, I love him. Nas Daily is one of the people talagang hinahangaan ko. Because ano siya eh, I think
ano siya eh, parang Palestinian, if I'm not mistaken. Basta ano lang siya, parang nasa maliit na probinsya lang siya. Anong nangyari, nagkaroon lang siya ng chance na, alam mo yon, na magkaroon ng kaibigan na taga-Amerika. Nagugulat sila yung mga taga-Amerika na lagi nagtuturo sa kanila, parang tinuturo kung paano magbasa, naging kaibigan niya yon. Then eventually, in-invite siya ng nanay. Nanay niya ano, nung kaibigan niya. Sabi sa kanya, punta ka ng US, mag-take ka ng ano dito, ng exam ng Harvard. And luckily, he was actually admitted in that university and one of the top 100 pa. Nas top 100 siya na may pinakamataas na score in Harvard. Nakapag-aral siya as an engineer. At nakakuha siya ng magandang trabaho in New York. Grabe, di ba? Pag-iisipin mo, halos lahat ng tao, kahit nasa ang parte ng mundo, pangarap na magkaroon ka ng magandang trabaho. Engineer pa siya. Sipin mo na lang kung magkano yung sahod niya. Diba? Pero from sa New York. Pero lahat ng yun, ang ginawa niya, out of the desire, gusto kong mag-explore. Gusto daw talaga niya na gumawa ng videos. Anong nangyari? Iniwan niya yung work niya. Iniwan niya yung work niya, nag-try siyang mag-video sa Vietnam. Diba? Nag-try siyang mag-video sa Vietnam. Ano nangyari? Yung nanay niya, galit na galit, ang sinasabi, bakit mo yan pinili? Ano mo yan? Bakit mo yung ginawa? Sayang lang yung trinabaho mo, sayang yung trabaho mo, laki ng sahod mo. Pero nasa isip niya, hindi daw siya papayag na ibang tao yung pinakamagdikta ng pangarap niya. Hindi siya papayag na yung nanay niya, yung naintindihan daw niya yung nanay niya, na concern lang talaga yon, kasi baka nagkakamali siyang desisyon, pero hindi siya papayag na habang buhay, nasa apat na kwadrado lang siya ng kwarto. At kinukuha yung pangarap ng iba. So right now, Nas Daily, as we all know, even some Versosa, student pa ni Nas. So anong ibig sabihin? Grabe, di ba? So as you go here, pursuing your dreams, di ba? Pursuing your dreams, always remember, darating yung time na ano, dahil oras ang tinanim mo, effort ang tinanim mo dito, magubunga ang lahat. Okay? So yun lang. Yun lang sa akin, Jam. Okay, Apps. Yun, Apps, sobrang nakaka-inspire din yung story ni yung sinabi mo, Apps, si Nas. Nas Daily. Yan, napapanood ko din yung mga videos ni Apps. Pero, syempre, eto naman ngayon yung i-explain ko sa kanila, Apps. I-explain ko sa mga nanonood sa atin ngayon na ang tawag dito, small money versus big money. Dito kasi, i-explain ko sa inyo or i-expound ko sa inyo ang value ng money talaga . Dapat natin itong maintindihan, especially sa panahon natin ngayon, di ba? Mostly sa mga tao, walang alam sa bagay na to . Or hindi nila alam paano yung anong nangyayari in reality sa flow ng money sa mundo. Ngayon po, explain po sa inyo to, magkakaroon tayo ng computation. Kasi yun po, ang tawag natin dito, small money versus big money. Kung compute po natin to, ha, kasi sobrang ikli lang nito, pero sobrang ano nito . Kumbaga, ipe-precise ko sa inyo ng pagka-explain to. Sobrang ganda nito. So, mostly ho ng tao, of course, sa panahon ngayon, di ba? Mostly ba nang kinikita ng mga tao sa labas o, di ba, sa mga nagtatrabaho, nag-work, or even mga small, ano. Mostly sa kanila, kumikita ng, alin, mga 10,000 in a month. So, probably mga ganyan. May mga maraming kumikita ng ganyan sa labas. Di ba? Totoo yung ganun. Ngayon, 10,000, ang gawin natin ganito, compute natin ito in a month. Compute natin to, times natin to ng 12. Times natin to ng 12, times natin to ng 40 years. So magkano yan? That's magkano? 4.8 million pesos. 4.8 million pesos. Malaki sobra. Sobrang laki, Apps. Totoo. Ngayon ganito, di ba nagpo front row tayo? Ginagawa natin to, i-explain ko sa inyo nang mas maintindihan nyo to. Kasi sa front row, may kumikita ba ng 100,000 in a month? Sobra, sobrang dami. Yung iba nga 100,000, isang linggo lang . Ngayon, compute natin ang ganito, 100,000 in a month, times natin yan ng 12 months, times natin yan ng 4 years. So, kumbaga ang ginawa natin, parang yung 0 ng 40 years, nilipat natin dun sa una, yung 10,000. So magkano yan? 4.8 million still. Ngayon, parehas lang ho ang lumabas.
ang difference ho, alin? Ang difference is yung time kung paano niya nakuha. Dito ho yung papasok yung, para mas maintindihan itong big money versus small money, dito papasok ho yung saving time instead of money. Kasi ho, yung importante kung narinig nyo kanina si Apps, ang pinaka-importante naman is time. Ang importante is ma-save natin yung time. Probably ma-enjoy natin ng time. Kasi nga sabi nga ng owner president natin, life is meant to be enjoyed. Diba? So ngayon, yung ginawa natin, pumasok ka sa ganitong industry. Ngayon, of course, darating ang point, kumikita ka ng 100,000 a month. 4 years mo lang kikitain yung 4 million. Kumbaga ganito yung mangyayari. Oh. Kung 20 years old ka ngayon, eto 20 years old ka ngayon, plus mo yan ng 40 years, makukuha mo, kung sa labas ka, walang front row ah, kung sa labas, yung 4.8 million mo, ilang itaon ka bago makuha yung 4.8 million? That's 60 years old. Ngayon, ang tanong, mai-enjoy mo kaya yung 4.8 million mo dyan, diba? Pero ang maganda dito, ganito, 20 years old ka ngayon, eh nasa front row ka. Ang gagawin natin, times natin na yan ng 4 years, that's 24 years. 24 years old ka lang sa 4.8 million mo. Ngayon, ang tanong, hindi naman yung tanong yung edad eh. Ang tanong, yung 4.8 million, same lang eh. Ang pinakatanong dito, yung value kasi niya. Kasi ho, meron ho tayong tinatawag na inflation. Ano ho yan? Yung mga bilihin ho sa labas, lumalaki ng lumalaki by time, over time. Tama naman nun, kasi naalala ko dati yung Milo dati, nakabili pa ako, may 5, 6 pesos pa nun eh, sa mga maliliit na tindahan. Ngayon, makakabili ka mga 10 pesos na eh. Diba yung iba, grabe pa, 12. Pag medyo malapit sa dagat pa yung nagtitinda, 15. O diba, medyo masaklap talaga. So ibig sabihin, tumataas yung price ng mga bilihin. Mga, diba? Ngayon, yung pera mo, 4.8, 40 years from now, ang tanong, malaki pa ba yung value niyan? Ngayon ho, sa sinasabi ni Apps kanina, bakit po to ginagawa natin? Kasi ho, dahil dito, isa po to sa pinakadahilan. Kasi ho, yung value ng money mo, 40 years from now, may 4.8 million ka nga, pero ang tanong, ano na lang ang mabibili mo niyan? So, ang pinakatanong ngayon, saan mas malaki yung value ng pera mo? 4.8 million 40 years from now or 4.8 million sa 4 years from now? So malamang ang pinakasagot niya, yung 4 years from now. Kasi nga, yung inflation, hindi pa masyadong sobrang, di ba? Hindi same sa 40 years. Ngayon ho, yan yung ibig sabihin ng small money versus big money. Pero yun nga, kanina pa binabanggit ni Apps, i-expound ko ang alin, yung tinatawag ho nating leverage. Kasi ho, kanina dinadaanan ni Apps, ngayon ho, i-explain ko sa inyo para po mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung tinatawag nilang leverage, diba? Or ang tinatawag nating law of leverage. Kumbaga, may nakita akong mga syempre sa Facebook, sa YouTube, ang tawag nila sa leverage po is ano eh, the secret of the successful people, sekreto ng mga bilyonaryo, sekreto ng mga successful na tao. Ganun po yung description nila sa word na leverage. Ano pala yung leverage? Ngayon, no, i-explain ko sa inyo. Explain ko sa inyo ng, para mas maintindihan nyo sobra ito. Ngayon, ganito. Yung income ho natin, para i-explain ko sa inyo yung computation ng income. Ang computation no, ng income, ganito po yan. Income equals to rate times time. Ayan. Income is equals to rate times time. Ayan. Yan ho para makompute mo yung income mo. In short, yung rate mo, kung magkano yung rate mo, for example, ganito ho yung rate. Example, yung rate mo, nag-work ka, magkano yung rate mo? For example, 70 ka per hour. Ayan, 70 per hour. Times po natin yan ng nag-work ka for 8 hours. Yan, medyo computation tayo kanyan, so bear with me. Ah. So, 8 hours. So, magkano po yan? That's 560 pesos in 8 hours.
yun yung income mo. Kasi rate times time eh. Ngayon ho, ang tawag ho dyan, para Sir Jam or apps gusto ko apps lumaki yung income ko eh. Ang tawag ho natin dito employee mindset eh. Ito yung ginagawa sa labas. Ito yung normally ginagawa sa labas, rate times time. Para ho lumaki yung income nila, ang ginagawa ho nila, it's either tinataasan nila yung oras na magtatrabaho sila or tataasan nila yung rate nila or value nila sa self nila. It's either mag-aaral sila, kukuha sila ng PhD, aaralin nila yung masteral, yung mga ganun, para mas mataas yung sahod nila or value nila para pagsasahuran nila, something ganyan. Pero hindi ko sinasabi na employee mindset, pangit to. Ang sinasabi ko is may mas magandang way kaysa dito. Ang alin? Ang tawag ko dito is entrepreneur mindset. Ayan. Entrepreneur mindset or ang tinatawag nating leverage mindset. Ano ho to? Ang ginagawa ko dito ganito. Income is equals to rate times time times leverage. Yan ho, ito yung leverage mindset. Ngayon ho, explain ko sa inyo ng mas maayos to. For example, ano ba yung talagang leverage? For example, meron kang bubuhatin na mabigat or gusto mong i-move yung isang bagay na mabigat. 'Di ba? For example, ito yung mabigat na bagay. Ito. Ngayon, i-move mo 'yan. I-move mo 'yan pa dito. Or i-lift mo 'yan ganyan. Ang gagawin ng iba, itutulak nila pa dito eh. Pero yung iba, para mas maintindihan yung leverage, parang ganito 'yan eh. Merong ganito dito. 'Di ba yung iba ginagawa, meron silang tawag dito, may wood or something ganyan. May metal ba ganyan. Yung ginagawa nila, instead na i-push nila, 'di ba? Ito sila, gumamit sila nito. Ngayon mas madali nilang na lift yung bagay na to kahit ito mabigat. 'Di ba? Ngayon, ganito 'yan. Ayan. Ganito 'yan. Sa leverage mindset po. Technical pakiano ah. So, sa leverage mindset po, meron po tayong meron po tayong business owners, 'di ba? Sa mga part na to, sa mga naggumagamit ng leverage, meron po tayong business owners. Na ang ginagawa nila, same thing, income is equals to rate times time times leverage. Saan po sila lumileverage? Saan po yung parang kahoy or metal nila na ganun? Sa mga employees nila. So, 'yun kasi nagpapadami sila ng alin? Oras nila. Ngayon ho, ang nangyayari ho kasi sa employee mindset is ganito. Same thing din naman, income is equals to rate times time times leverage pa din. Pero yung leverage nila, sila lang din. Sila lang mag-isa. Kaya ang nangyayari, equals pa din to. Ang leverage is equals to 1 lang din, siya lang mag-isa eh. So ang nangyayari is equals to rate times time pa din sila. Kaya ho, ganyan. Ngayon ho, para mas maintindihan nyo, gagawin natin itong meron itong tayong computation, kumbaga. For example, lo, kung narinig nyo si Apps kanina. For example, si Henry C. Ayan. O, mas maganda yung technical magsulat. Kasi pangit, pangit yung ako eh, mag-drawing eh. Ayan. So si Henry C, ganyan. Si Henry C, may mga business siya. Si Henry C, may mga business siya. Sobrang daming business. For example, alam mo mga business na mga business ni Henry C. BDO, SM, ayan, China Bank, sobrang dami, di ba? Sobrang dami, parang di na natin alam yung iba eh. Di ba? Save More, ganyan. Yung iba nga, di natin alam, business pala ni Henry C yan. Di ba? Bro, malupit, pati yung SM bonus sa kanya din. Sa kanya din yung Watson, grabe. Watson, SM Hypermarket, ang dami ng market ng SM. Di ba? Kala ko nga dati, supermarket yung SM. Supermarket, hypermarket yung nalituwa din ako doon. Pero yun nga, ang daming business ni Henry C. And sa mga businesses ni Henry C, example SM. Isa lang ba yung SM sa Pilipinas? Alam, sa pagkakalam ko, sobrang dami. Sa Cebu pa lang, tatlo na eh. Magiging apat na ata, lima dito sa Cebu. Sobrang dami na talaga. Diba? BDO, China Bank, kahit saan ka pumunta, meron. Ngayon ho, kaya ho sobrang yaman ni Henry C. Dahil ho dito sa word na leverage. Bakit ho, explain ko sa inyo. Kasi ang ginagawa ho kasi ni Henry C, pinapadami niya yung oras na instead
yung sinabi ni Apps kanina, na instead na siya magtrabaho for 8 hours, ang ginagawa niya ganito. Ako na, ang ginagawa, yes, multiplying your time through others people to other people's time. Ganito yung ginagawa ni Henry Seo. Income niya is equals to rate times time. Same pa din pala. Oo nga, sinulat ko pa eh. So, isusulat ko nga din saan. Pero yun nga, ganito, kukumputin ho natin para mas maintindihan nyo. Ah. Sa naabutan ko kasi apps around nasa, pero hindi na to updated, sure na sure talaga ako nito. Pero pagpalagay na lang natin, nasa 40,000 employees ang meron si Henry C. Ngayon, diba? Pero sure ko naman apps na mas madami pa nito sa ngayon. Eh. Hindi pa to updated siguro, na mga around 3 to 4 years ago pa to. Eh. Pero 40,000 employees, nagtatrabaho yan ng 8 hours lahat. Ngayon, no, kung kukumputin natin yung income ni Henry C. sa isang araw, ang mangyayari ho ganyan. Yung 40,000 times 8 hours. Yeah. Palo natin yan, bro. Magkano yan? Ilan yan? 320,000. 320,000. Diyos mio, Marima. Ganyan ho kalaki na yung oras ni Henry C. Pero hindi naman siya lahat yan, di ba? Hindi naman siya yan eh. Yan lang, yan yung oras niya sa isang araw. Ngayon, for pagpalagay na lang natin sa isang employee ni Henry C., ang kinikita niya sa isang employee niya is, palagay natin siguro mga 10 pesos lang. Siguro more than pa nga siguro, di ba? More than pa niyan eh. Pero pagpalagay na lang natin, 10 pesos per employee ang kinikita niya. So ang mangyayari, di ba rate? Yun yung 10 pesos per employee. Rate times time, which is 320,000 hours, in one day, magkano ang kinikita ni Henry C.? 10 times 320, 3.2 million pesos in one working day. Ganyan ho kalaki. Partida ho, hindi pa ho updated yan. Diyos mo yung marama, buhay pa si Henry C. niyan, apps. Partida bro, 10 pesos. Partidahan pa yan ha. Diba, totoo naman, hindi naman 10 pesos yung kinikita niya sa isang employee niya. So, mas malaki pa dyan. So, ngayon, para mas, diba, kung nabaliw ka sa 3 million, mas mababaliw ka ngayon. Kasi, tatimes natin yan ng 30 days. Sa isang buwan po, kumikita siya ng magkano? 96 million pesos. 96 million pesos. Itatimes po natin yan ng, 12 months sa isang taon, ang kinikita ni Henry C. is magkano? 1.1 billion pesos. Wow. In one year. Nasundan nyo ho sa mga nakikinig? 1.1 billion pesos. Tapos na, kung naalala nyo sa sinabi ni Apps Karen kanina, ang tanong, si Henry C. tuloy. Si Henry C., nakita mo ba magbukas ng pintuan para sa'yo? Nakita mo bang sinabihan ka nga may SM Advantage card ka? ganyan. Hindi mo nakita, totoo lang. Pero yan yung kinikita niya. Kasi ho, naintindihan niya ho itong law of leverage. Ngayon ho, explain ko para ma-relate natin to sa atin. Ha. For example ho, this is you. Ayan. For example, dito na side na lang. Ayan. Example, this is you. Ngayon, may mga members ka, kung ilang months ka na ngayon, may mga members ka na ano. Siguro mga 10, 'di ba? Lima sa left. Yeah. Lima sa left and lima sa right. Grabe, pantay-pantay yung circle. Maganda 'to. Lima sa left and lima sa right. Ayan. Ngayon po, since ikaw, probably most of us is siguro ang iba, estudyante, nag-work. Ngayon, hindi mo pa full-time yung front row kasi ilang months ka pa. Ngayon, yung mabibigay mo lang na time sa front row is siguro mga nasa 5 hours. Ayan, 5 hours. Ngayon, yung napasali mong nasa left and right, una mo mga napasali, ganyan. Una mo napasali is tag, siguro part-time lang din sila kasi mga estudyante lang din. Palagay natin. So mga tag 4 hours sila. Ayan. Ngayon, yung napasali ng mga napasali mo, ito medyo alanganin to kasi sobrang busy nito.
nagpa-part-time, may full-time na siya, nagpa-part-time pa siya, in-invite mo pa sa front row. Ngayon, yung mabibigay lang niya, magkano lang, ilang oras lang, 2 hours lang, take to 2 hours. Ayan. Yung nasa ilalim naman, yung napasali no, mga ano, eh medyo ito, medyo baliw konti. Ayan, kahit estudyante, pero gusto niya talaga matuto, tsaka gusto niya yung front row talaga. So, ayan, nagbibigay sila ng 8 hours in one day. Ngayon po, yung napasali naman yan, ito medyo ano to, medyo baliw talaga to. Siguro baliw talaga to. Sobrang baliw na baliw siya kasi tambay to eh. Wala siyang ibang ginagawa. So, baliw talaga to. Yeah, baliwan. Ngayon, ang binibigay ng mga to, tagto 12 hours sila. Kasi malamang sa malamang, wala ding ginagawa to, tambay eh. So ngayon, nasa bahay lang, kami naman nahihiya sa'yo, di ba? So ngayon, tagto 12 hours yan, dalawang yan. Ngayon may napasali yan, mas baliw pa. Alam mo, mas baliw yung tipong finul time niya talaga yung front row. Ayan, nakita niya talaga yung future niya dito. Sobrang, di ba? Nakita niya yung nakikita namin. Yung mga ganun. Ang binibigay niya is 15 hours in one day. Di ba? Iba to, grabe to. Habang nagpe-present, kung ano to, tawag nito, hindi ko alam eh. Basta sobrang grabe talaga to. Oh, yung tipong habang nag-CCR, nag-i-invite, ganyan yan. Ayan. So, ngayon, isang araw yan. Yan yung nabibigay nyo kada araw. Ngayon yung nangyari ganito. Ilan yung naging hours mo in one day? That's 87 hours in a day. Yan yung oras mo. Hindi ka 8 hours in a day. Kasi nga, meron kang tao sa ilalim mo. Nagkakaroon ka ng tao na nagduduplicate ka ng tao sa ilalim mo. Yan nangyayari, lumalaki nga, yun nga, ang hirap sa Bisaya. So, may mga ano eh. Yung lumalaki yung ano, yung malaki yung hours mo. Diba? May sumasabay sa hataw mo. Ngayon, sa labas, talo mo sila. Bakit? Kasi ganito sa labas eh. Sila, nag-work sila for 8 hours. Ngayon ang tanong, kaya ba nilang tumbasan yung oras mo in one day? 87 hours? Mukhang malabo. Mukhang malabo, di ba? Kasi yun eh, kahit mag-overtime sila, mag-over pa sila sa, may maganon pa, over ng overtime. Kumobo. Grabe rin. Mas over pa sa overtime, di ba? Nag 12 hours ka na, ganyan. Hindi pa rin eh. Talo mo pa din sila eh. Ganyan ho kaganda. Ngayon ho, saan ka naging advantage kay Henry C? Ito na yung tanong. Ano yung advantage mo kay Henry C? Ito yung pinaka. Bakit? Kung ikaw, tumataas or lumalaki nga yung oras mo. Hirap sa term talaga sa Tagalog. Na. Lumalaki yung oras mo. Si Henry C naman, syempre, napalaki niya yung oras niya. Napadami niya yung oras niya. Pero ito, yung nagpadami siya ng oras, nagpapasweldo siya. Lahat ng employees niya, pinapasweldohan niya. Ang matindi dito, ikaw, hindi. Ito. Yan yung pinaka-advantage mo. Ito yung pinaka-maganda talaga. Kaya sobrang naintindihan. Nung naintindihan ko to, sabi ko, wala nang mas magandang negosyo pa. Wala nang ibang mas higit pa. Ikaw na. Para mga ganun. Ikaw na talaga. Sobrang ganda. Sobrang blessed. Kaya sabi ko, sobrang thankful ako na naging front row ako. Naging part ako na